A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaallah po meron po tayong lecture or audio lecture regarding po sa paggalang sa Quran. Ang lecture na po ito ay kay Sheikh Nadir Okwendo. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapis-Islam, magpapasalamat tayo sa Allah SWT sapagkat piliin niya tayo ng pagkatawan upang tayo mag-tipo sa gabi ito upang magsalisik ng kaalaman tungkol sa Islam. At isang napakagandang paksa ang pag-aralan natin kung paano paggalang sa Quran. Kaya kay Allah SWT tayo humiling ng tulong at naway hingin niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat Muslim at Muslima, na sumuko at sumunod sa nais ni Allah, sa bawat isa na may katiyakan na ang Quran ay naggagabay tungo sa katuwiran, sa bawat isa na iniwanan ang kapabayaan at katamaran, bagkus nagpakasigasig at nagpakaseryoso, kaya pinakinabangan ang oras, kalusugan at bakanting panahon. Sa bawat isa na may kasiguraduhan, na walang parangal sa Muslim, liban lang sa pamamagitan ng Quran at ng Sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bawat isa na sinasabi ng kanyang kalagayan ay gawin mong mahusay na kasama ang Quran at babasahin mo iyon sa mga oras ng umaga, gabi at sa maraming panahon. Sa bawat isa na gustong basahin ang Quran, nakatayuman, nakaupo o nasa kanyang tagiliran at hindi nagdadahilan na mahina na ang pagmememorya o madalas magkamali sa pagbabasa. Para sa kanila na nanatili sa pag-upo sa masjid matapos ang Fajr prayer at kanilang inaalala si Allah ng walang pagkasawa. Para sa kanila na hangad na pag-usayan kung paano ang paggalang sa Quran. Naway pakinabangan po ninyo ang inihandang salitang ito. O Allah, tanggapin po ninyo ang aming pagtitipon sa gabing ito. Tanggapin po ang salitang aming ipapahayag para lamang sa inyo. Ibilang po kami sa mga may ikhlas sa puso. O Allah, kayo po ang tagatugon ng aming mga pangailangan. Kayo po ang makapangyarihan, ang malakas, ang mapagbiyaya at mapagbigay. Purihin po kayo at luwalhatiin. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga ipinagkaloob ninyong mga biyaya sa amin. O kayo pong mga naniniwala kay Allah. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah na nagsabi sa Quran, A'udhu billahi minashaytanirajim, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak, mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhak. Karaulul albab. Sinabi po ni Allah sa ayan na ito, aklat, at yun ang tinutukoy yung Quran. Anzalnahu, aming ipinadala ito, ilay, sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak. Mubarak yung sabihin, maraming biyaya. Mubarak yung liyadabbaru ayatan, ayat yung sabihin, na kung saan dapat ito ay pag-isipan nang malalim. Ano'y pag-iisipan yung mga aya na nasa loob ng Quran, mga verses, waliyatadhakkar, at kinakailangan din na magsilbing paalala sa mga taong mayroong pangunawa at katwiran. Sinabi po ni Sheikh Abdurrahman Sa'di sa kanyang tafsir, sa aya na atin napakinggan, walang pagdududa na sa Quran ay maraming kabutihan at maraming kaalaman. Nandito ang gabay
para doon sa mga nasa ligaw na daanan. At nandito ang lunas para sa mga may karamdaman. Ito ay liwanag, magsisilbing ilaw, para sa ganon ikaw ay mahango mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At dito din sa Quran, matatagpuan ang batas na kailangan ng sino mang binigyan ng obligasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito sa Quran ang mga batayan o ebidensya na wala na iba pang makakasira sa lahat na nanaisin ng sino man sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang tagapaglikha. At wala nang hihigit pa ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Liyadaktaru ayatihi. Ibig sabihin, itong libro na punong-puno ng hikma o talino mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinadala niya sa mga tao upang kanilang pag-isipan ng malalim. At sa ganun pamamaraan, kung sila nag-iisip, malilinawan nila. At kanilang maunawaan, insyaAllah, na si Allah lamang ang dapat sambahin at wala ng iba. فَإِنَّهُ بِتَدَبُّرِ فِيهِ وَالتَّأَمُّلِ لِمَعَانِيهِ وَعِيَادَةِ الْفِكْرِ فِيهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً. At kinakailangan sa mga tao na hindi lang isang beses, bagkos ulit-ulitin nila ang pagbabasa sa Quran, na sa ganun ay kanilang itong tuluyang maunawaan. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ عَلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. Ang pag-iisip ko, mga kapatid sa Islam, sa Quran, sa malalim na pamamaraan, ay magiging kabilang po sa mga pinakamahusay na gawain, kung di man pinakamahusay na pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى التَّدَبُّرِ أَفْضَلُ مِنْ سُرْعَةِ التَّلَاوَةِ. At alamin po natin na ang pag-isipan natin ng Quran sa ating pagbabasa nito ay mas mahusay kaysa yung magmadali ka sa pagbabasa ng Quran. الَّذِي لَا يَحْصَلُ بِهَا هَذَا الْمَقْصُودُ. Dahil kung mas mabilis ka magbabasa ng Quran at layunin mo lang matapos ito, ay hindi mo ginagawa o sinasakatuparan ang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ulul ukul, ibig sabihin mga may katwiran, may mga pag-iisip, ginagamit nila ang biyayang ito sa tamang pamamaraan. Yatadagkaruna bitataburihim. Anong kanilang inaalala? Inaalala nila yung mga kanilang pinag-iisipan ng malalim habang binabasa nila ang mga ayat doon sa Quran. Lahat ng kaalaman na nandoon. Hadalla hadha ala annahu bihasbi lubbil insan wa aqlihi yahsulu lahu tadakkur wal intifa. Kaya dyan maunawa natin mga Islam, depende doon sa paghuhusay ng tao sa kanyang katwiran at pangunawa na magkakaroon siya ng pag-aalala at pakinabang mula dito sa Quran. Purihin po si Allah sapagkat kanyang pinangalagaan ang kanyang salita, ang Quran, mula sa pagbabago, pagdaragdag o pagbabawas at ipinadali niya iyon sa pag-aalala hanggang sa naisa sa ulo ng buo ng marami sa mga Muslim. Ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat na sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay propeta at sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, na isinugo po bilang awa sa lahat ng daigdig at nagsabi na khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ang pinakamahusay sa inyo ay siya na nag-aral ng Qur'an at itinuro niya iyon. Mga kapatid, katiyakan po na ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailanman mapapasukan ng kasinungalingan mula sa kaliwa o sa kanan at kahit pa mula sa likuran o sa harapan. Ipinadala po iyon sa kanyang sugo upang magsilbing gabay sa mga tao tungo sa tuwid na daanan. At si Allah po mismo ang magpoprotekta sa Quran hanggang sa Yawmul Qiyamah o ang huling araw. Kaya sinabi sa Quran, sa Surah Al-Hijr, verse 9, A'udhu billahi minashaytanir rajim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ito po sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, katotohanan na kami ang nagpadala ng zikr. Kaya dito makuunawa natin isang magandang pakinabang, ang zikr ay isang kabilang sa mga pangalan ng Quran. Ang zikr, dahil sa tafsir, kung ating titignan, ang ibig sabihin ng zikr, di ba tinutukoy po ang Quran? So, pinadal namin ang Quran, wa inna lahu lahat dun. At katotohanan,
na kami din ang magpoproteksyon, magpoprotekta, mangangalaga saan sa Quran na ito na aming ipinadala. Sinabi po ni sa tafsir ni Sa'di, rahimahullah, Al-Quranul ladhi fihi dhikra li kulli shay. Yan ang Quran na salita ni Allah SWT na lahat ng kaalaman ay nilalaman ito. Dhikra bilang pagpapaalala sa lahat ng bagay na kailangan ng tao. Ngayon masail wal dalail al-wadiha sa anumang mga kinakailangan nilang katanungan at mga batayan na malinaw. Wa fihi yatadhakkaru man arada at-tadhakkur. At dito din sa Quran ay matatagpuan yung pagpapaalala sa sino mga nagnanasang paalalahanan siya. Wa inna lahum lahafidun. At kapahanan na kami ang magangalaga, mapoprotekta saan sa Quran. Ay, nung ito'y pinapadala, ay pinoproteksyonan ni Allah SWT. At nang matapos itong maipadala, ay pinoproteksyonan niya hanggang sa darating ang araw ng paghukom. Mga alipin ni Allah, kung atin pong nais na maibalik sa umma, kasambayan ng Islam, ang parangal at pagtatagumpay at maikalat sa kalawakan ang pag-iimbita tungo sa nag-iisang tagapaglikha, kailangan po nabigyan natin ng pagpapahalaga ang dakilang Quran at ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang aklat na iyon, ang Quran ay dapat na igalang at pahalagahan. Dapat huminto at pag-isipan ng Muslim ang mga ayat doon nang may pagpapakumbaba, naghahangad ng awa at may takot sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang po sa paggalang sa Quran ay ang pagmememorya niyon, pagpapahusay sa pagbasa, pag-iisip ng malalim sa mga ayat, tamang pag-unawa sa mga kahulugan ng mga ayat, at pagbabatas niyon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi po paggalang sa Quran ang iyon ay talikuran o iwanan, kaya tuloy hindi binabasa, liban lang sa mga partikular na mga okasyon. Hindi po paggalang sa Quran ang iyon ay memoryahin, at pagkatapos ay kakalimutin. Hindi paggalang sa Quran na iyon ay basahin nang wala sa kalinisan. Hindi paggalang sa Quran na iyon ay ipasok sa loob ng kubeta o kaya ay sa banyo. At hindi rin po paggalang sa Quran na iyon ay ihalimbawa at gamitin sa pagbibiruan. At lalong hindi paggalang sa Quran ang hangaring maging popular sa mga tao para sabihin, yan si Fulan, magaling magbasa ng Quran. Sa malungkot na kasalukuyan natin, marami po sa mga tao ang nagmamaliit at di ginagalang ang Quran. Kaya mapapansin po ninyo na ang iba ay walang pakialam kahit na binabanggit sa biruan ang mga ayat mula sa Quran. At ang iba naman ay hindi iyon binabasa liban lang kung nangailangan. Nabasahin katulad ng isang binabasa iyon at minememorya para sa pagsusulit niya. O kaya naman ay kapag nagkasakit, saka niya babasahin ang Quran. O kaya ay sa buwan ng Ramadan, la hawla wala quwwata illa billah. At sa malubhang pagkakataon ay binabasa ng iba sa libingan ng kailang mga magulang o kapatid at iba pang mga gawain na kailanman ay hindi katuruan pagkos labas po sa Islam. Ilayo po nawa tayo ni Allah sa mga ligaw na pamamaraan. Kaya naman po mga kagalang-galang na kapatid, ito pong inihandang salita ay binubuo ng mga katanungan at mga kasagutan na insyaAllah ay magmumulat sa atin kung paano ang paggalang sa salita ni Allah, ang Quran. Kaya kunin po ninyo ang mga sumusunod na katanungan at mga kasagutan tungkol sa paggalang natin sa Quran. Salamat. Ang unang katanungan, ano ang batas sa pagbasa ng Quran at ang pag-iwan nito? Sagot, alhamdulillah, ang isinabatas para sa Muslim ay ang malasakitan. Ang pagbabasa ng Quran. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ang malasakitan, ang pagbabasa ng Quran at damihan. Damihan ang ano? Ang gawain ito, yung pagbabasa, depende sa kakayahan niya. Sabi po ni Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Watlu ma uhiya ilayka minal kitab. Watlu,
ibig sabihin nga rin sa ratil, tilawa. Pag-usahin mo ang pagbasa o Muhammad. At ang address dito kay Muhammad SAW ay address din sa kanyang umma. Ma'uhiya ilay. Pag-usahin mo ang pagbasa. Pagandahin mo ang pagbasa. Al-Sangkula. Sa ipinadala sa iyo. Al-Sangkula. Na ibinigay sa iyo. At yun ang Quran. Minal kitab. Al-kitab. Ang tinutukoy dito, ang Quran. At sinabi din po ni Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwa al-Quran. Sinabi po ni Allah sa ayah na ito, sa dila ni Muhammad SAW, wa umirtu an akuna minal muslimin, at ako ay inutusan para makabilang sa mga Muslim. At ang ibig sabihin ng ayah na yan ay manguna sa pagsuko ng kanyang sarili sa kanaisan at sumunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala at luwal Quran. Iniutos din kay Muhammad, gayon din papasok na tayo sa kautosan ito, na tayo ay magbasa ng Quran sa mahusinak mamaraan. Dahil ginamit dito, hindi ikra, hindi kiraa. Ang kiraa, basahin mo lang, ganito. Lahum birabihim wala bisyarihi wa minal ma'lum an qatahal jahilu bila'id. Ganun. Ito, utlu, waratil al Quran. Technical na salita po sa Arabic na dapat pag-usahin ang pagbasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah. Tawang Muslim. Opo, sinabi po ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo ang Quran dahil katotohanan na ito ay aharap sa araw ng paghukom at siya ay magmamagitan. Mag-intercede siya. Pag-isipan niyo ito mga kapsislam. Ang Quran, mag-intercede, magmamagitan siya. E paano kung hindi tayo na-qualify na tayo ay kabilang sa pamilya ng Quran dahil sa ating kababayan dito pa lamang sa buhay natin sa mundo. So dito ang pagkakataon at wala ng iba, mga kapatid Islam, para tayo makabilang sa mga pamilya ng Quran. So basahin ninyo ang Quran dahil katotohanan ito ay darating sa araw ng paghukom, aharap doon at mamamagitan siya sa mga ashab, sa mga kasama. Ibig sabihin, sahaba kasi pag sahabi, yung nakakapili mo talaga, kasama mo siya palagi. Kaya yan ang kagandahan para sa sino man na palagi ang binabasa niya ang Quran. At dapat na kanyang layuan, kasi karoon pa rin ang sagot sa tanong kanina. At dapat na kanyang layuan o iwanan ang pagtalikod o pagputol sa Quran. Ano pa mang uri ng pagtalikod iyon na siyang sinabi ng ating mga ulama, rahimahumullah. Sabi po ni Imam Ibn Kathir, rahimahullah, sa kanyang tafsir, sabi po ni Allah sa dila ng kanyang suho si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Sinabi po ni Allah Quran dito sa dila ni Muhammad SAW, Ya Rab, o aking Panginoon, katotohanan ng aking mga tao, yung mga musyrik, yung mga natatambal sa kanilang pagsamba kay Allah SWT, ittakhadhu hadha al-Qur'an. Itinuring nila ang Quran na ito mahjura. Ibig sabihin mahjura, iniwanan nila, pinalikuran nila, kanilang pinalikdan. Hindi nila pinakinggan habang ito itinuturo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iyon ay sa panahon na kung saan ang mga musyrik, yung mga nagtatambal sa kanilang pagsamba, ay dating hindi nakikinig sa Quran ni hindi dinidinig. At sabi din po ni Allah sa Quran, A'udhu billahi min shaitanir rajim, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fih. Ibinilita ni Allah SWT sa akin at sinabi na mga di naniniwala, di nananampalataya, la tasma'u, habang natuturo si Muhammad SAW nung kapanahon ng yaon sa mga tao na paniwalaan ninyo lamang at sambahin ang karapat-dapat sambahin na sa Allah SWT at kanya sinabinabasa ang Quran, ang mga tao pinagbabawalan nila, lalo-lalo na yung mga pinununoon, pinagbabawalan nila yung mga tao na sabi nila, la tasma'u, huwag niyo papakinggan. Ano yung papakinggan? Lihat al-Quran. Huwag niyo papakinggan ang Quran na ito.
sino mga nagsasabi nito, yung mga taong hindi naniniwala. Walgawfi. At kung sakali mamansin na higing magmabasa si Muhammad SAW, walgawfi. Ito sabihin, mag-produce kayo, mag-ingay kayo, magsalita kayo ng mga walang halagang salita para malabanan ninyo yung pagbabasa niya ng Quran. Subhanallah. Kaya tignan nyo kung sino gumagawa ng ganitong pag-uugali sa ating kapanahunan. Kaya siya ay mapapantay sa mga tao noon na hindi naniniwala kay Allah makapangyarihan. Kaya po noon, kapag binasa sa kanila ang Quran, ay sinasadya nilang mag-ingay at magsalita para hindi nila mapakinggan ang Quran at ito ay halimbawa ng pagtalikod sa Quran. Ang di maniwala sa Quran ay anyoyin po ng pagtalikod sa Quran. Ang di pag-iisip at di pag-unawa ay uri din ng pagtalikod sa Quran. Gayun din ang di pagsasagawa ng mga nakasaad sa Quran tulad ng pagsunod sa mga utos at paglayo sa mga bawat ay pagtalikod din sa Quran. At ang pagbaling naman sa ibang salita tulad ng mga tula o kumamaraan na hindi mula sa Quran ay kabilang din sa pagtalikod dito. Wabillahi taufiq. So yan ang unang katanungan at kasagutan. Pangalawa, tinanong ng isang kapatid, aking sinisikap na basahin ang Quran at mahal ko po ang aklat ni Allah. Pero ang aking dibdib ay sumisikip hanggang sa hindi ko na makayanang magpatuloy sa pagbabasa. Kaya ano po ba ang solusyon dito? Ang sagot ay, sinabi na Sheikh, Hafidhahullah, ang sagot ay mula sa babae ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya sinabi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Sa surat An-Nahl verse 98-100, yan ang sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kasagutan doon sa taong naninikip ang kanyang dibdib habang ginabasa niya ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala ko tuloy ang sinabi ng isa sa mga salaf na dahil isa sa mga sahaba ni Muhammad SAW, لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُنَا مَا يَئِسَتْ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ. Kanilang sinabi, kung naging malinis lang ang ating mga puso, ay hindi magsasawa sa pagbasa ng Quran. Kaya itong ayah na ating napakinggan, sinabi po ni Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. At kung binasa mo ang Quran, kapag binasa mo ang Quran, ay humingi ka ng proteksyon. Pastail. Humingi ka ng proteksyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Laban kanino kay Shaytan na isinumpa. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ. Kapuhanan na wala siyang pagsako. Kanino? Sa kanila na nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod pa sa pananampalatayan niya, oh, kinangangailangan ng isa pang katangian. Wa ala rabbihim yatawakkalun. At sila ay nagtitiwala ng buong pagkatiwala. Kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala din. Innama sultanahu ala alladhina yatawallawnahu. Pagkuhanan ng pananakop ni Shaytan ay para kanino? Sino yung nasasakop niya? Yung napapangibawa ni Shaytan? Ala alladhina, sila na itinuturing si Shaytan na kanilang kakampi. Tinuturing na si Shaytan ang kanilang kaibigan. Walladina humbihi mushrikun. At isa pang katangian ng mga taong nasasakop at napapangibabaho ni Shaytan ay sila nasama-sama sa paggawa ng shirk, pagtatambal sa pagsamba, libat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi dito sa tafsir sa Ali, ay fa'idha aradta al-qira'at al-kitab la alladhi huwa ashraf al-kitab wa ajalliha wa fihi salahul qulub. Kaya kung nais mo magbasa ng aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang pinakadakilang aklat, makakamtan mo dito ang gamot sa iyong sa mga puso. Wal ulum al katira, maraming mga kaalaman. Fa inna shaytan ahfas ma yakunu alal aq inda
شروعه في الأمور الفاضلية والفاضلة. هذا نفخنا سلطة. الشيطان mas naging masigasig siya, napuntahan yung alipin kapag ka nasisimula na yung alipin sa paggawa ng mga bagay-bagay na kamahal-mahal at kalugod-lugod kay Allah. Hayas'a fi sortihi an makasitiha, ay sisikapin niyang ibaling at istorbuhin ka at ilito ka na sa ganun ay makasama ka niya waliyadu billah. Fattariqu ila salama min sharri al-isja, kaya anong daan, ano pumamaraan upang sa ganun tayo malagay sa mapayapang lugar? Mapayapa saan? Sa kasamaan ni Shaytan. Wala ibang daan kundi ang magbalik loob tayo sa Allah SWT at yun ang istiada, humingi ng protection at yun ang pagsabi ng a'udhu billahi minashaytani rajim. Napakarami sa mga tao na hindi nila naunawa kung gaano kalakas ang istiada na ito. Kanya nga lang dahil tayo ay kulang sa pagtitiwala kay Allah SWT, ayan, nagkakaroon ng pagkakataon na tayo ay masako ng malinaw na kalaban. Mutadabbiran lima'aniha, mu'tamidan biqalbihi ala Allah. Kaya kinakilan, pag sinabi mong a'udhu billahi minash shaitanir rajim, o Allah, ako po'y humingi ng proteksyon sa inyo laban kay Shaitan, ang isinumpa, kinakilan, pinag-iisipan niyo ng malalim to, dinadamdam po natin ang kahulugan niya. At ang puso natin ay nakasalalay o nakadepende lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala fi sabbihi anhu mujtahidan fi daf'i wa wasawi si Shaytan, at tayo makipaglaban para mailayo ang mga bulong ni Shaytan at ang mga masamang pag-iisip na kanyang ipinapasok sa ating isipan. Mujtahidan ala sababil aqwa fi daf'i wa huwa tahalli bihiyat al-iman wa tawakkul, at wala nang hihigit pang dahilan para makamtan natin na mapatalsik si Shaytan kundi ang may katiyakan na pananampalataya, kasama dyan ang buong pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Shaytan laysa lahu sultan, patuloy na sinabi ni Allah, laysa lahu sultan, wala siyang pananakop. Alalladina amanu, sino yung mga naniniwala? Yung mga sumasamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Sila yung mga tinutukoy na hindi kailanman mahasakop ni Shaytan. Hayat pa Allahu anil mu'minin al-mutawakilin alay. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang magproteksyon sa mga alipin niya sa kasamaan ni Shaytan. Wala yabqa lahu alayhim sabila, wala na matitira pa ibang daanan tungo sa kanyang mga alipin. Innama sultanahu, at patuloy pa rin na sinabi niya, pagkuhanan ng pananakop ni Shaytan ay doon sa mga taong itinuturing siyang kaibigan o kakampi. Wadalika bitakallihim an wilayatillah, at dahil at yun ay dahilan sa iniwasan, tinanggihan nila ang katotohanan at yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Wadakuluhum fi ta'ati Shaytan, at syempre kung iniwasan at tinanggihan nila ang pagsunod at pagsuko sa kagustuhan ni Allah SWT, sino pa matitira susundin nila? Eh yung isa pang gumagawa ng kasamaan, walang ibang malinaw na kalaban kundi Shaytan. Waldimamihim lihisbihi, at sila ituloy na nakabilang sa kanilang grupo. Naway, iligtas po tayo at ilayo ni Allah SWT sa mga grupo ni Shaytan ang malinaw na kalaban. Itinuro po sa atin ni Allah na bago ang magbasa ng Quran ay humingi muna ng protection mula kay Allah, mula sa kanya, laban sa Shaytan na isinumpa nang sa gayon ay mapatalsik ni Allah. Kaaway na yan at mailayo. Dapat mong pag-isipan ang iyong binabasa dahil ito ay magdudulot ng khusyu, taos puso, at ikaw ay pasisiglahin o pagaganahin sa iyong pagbabasa. Huwag na huwag mong isa sa puso na ang layunin mo ay ang matapos ang sura o kabanata o mawakasan ang isang bahagi, kasi dahil ang Quran binubuo ng 30 parts. Bagkus dapat ang iyong layunin ay ang pag-isip ng malalim sa mga binabasa mong mga ayah. Ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay dating pinapahaba niya ang pagbabasa sa Quran sa salatul layl, yung pagdarasal sa gabi. At kapag may nadaanan siyang ayah o verse na nabanggit ang rahma o awa, ay huminto at humihiling siya kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At kapag nadaan na naman niya ang ayah o verse tungkol sa kaparusahan, ay humihinto at humihiling ng proteksyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tignan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, kung ating bang isinasabuhay ang sunnah na ito. At ito ang batayan na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay pinag-iisipan niya ang mga aya na binabasa at atentibo ang kanyang puso. Ang sunod na tanong, ano po ang batas na nakapag-memorya ng Quran at pagkatapos ay kanyang nakalimutan? Parurusahan po ba o hindi? Sagot, alhamdulillah, ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun po ang pinakamahusay na salita. Ang pagbabasa ng Quran ay ibada. Ang ibada ay tinatawag na pagsamba na nagpapalambot sa mga puso. Iniutos po ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na makipagkontrata. Makipagkontrata tayo sa Quran upang hindi iyon makalimutan. Kaya kanyang sinabi sallallahu alaihi wasallam, makipagkontrata kayo sa Quran. Sumusumpa ako sa kanya na ang aking buhay ay nasa kanyang kamay. Mas matindi ang pagtakas ng Quran kaysa sa kamelyo na gustong makatakas sa kanyang pagkatali. Naobserbahan niyo na ba kung paano gustong makatakas ng kamelyo sa kanyang pagkatali? Well, anyway, ito ang ginamit na halimbawa, pero usually, anumang wild animal, pag tinali mo, nakita mo kung paano siya kumakalat. Ngayon, kung hindi ka magmamalasakit at pangangalagaan sana memorya mo mula sa Quran, ay mas mabilis pa doon sa pagpapalag ng hayop na yaon na mawawala ang Quran na yung nasa ulo. Kaya hindi nababagay sa isang hapid o napagmamaya ng Quran ang magpapaya sa pagbabasa ng Quran at magkulang ng pangangalaga sa namemorya. Dapat na magdisiplina sa kanyang sarili na mayroong sukat ng Quran sa araw-araw na magdudulot sa pagpapanatili niyon sa puso at maghanad ng gantimpala mula kay Allah. At sikaping maunawaan ang mga katuruan sa mga aya na Quran. At sa kanya naman na nakapagmemorya ng ilang mga aya o sura at nakalimutan dahil sa pagiging abala o kapabayaan ay hindi maituturing na nagkasala. At ang sinasabi na may kaparusahan sa nakalimot ng na-memorya ay hindi po tamang salisay. Kung meron man kayong madinig na sinabi ni Rasul sa silam na may parusa daw. Doon sa nakalimot ay hindi po tamang salisay na inugnay sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam o billahi tawfiq. Susunod na tanong, ano po ang inyong payo sa mga kabinataan para sa pinakamadaling pamamaraan? Waalaikum salam. Para sa pinakamadaling pamamaraan ng pagmememorya sa Quran. Ba? Ito, magandang katanungan. Marahil ang lahat ay gusto nang malaman ang kasagutan. Ang sinagot ng ating Sheikh, alhamdulillah, ang Quran ay madali at magaan para imemorya. Sabi po ni Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dito sa ayan ito, sinabi po niya, subhanahu wa ta'ala, katotohanan na pinadali namin ang Quran para ito'y maalala, litigat, sa pag-aalala, fahal min mudakir. Kaya mayroon ba sa inyong gustong mag-alala? Yun ang problema eh. Yung pangalawang part. Mayroon ba gusto sa inyo mag-alala? Ang bagay na ito ay nakasalalay. Yung pagmemorya. Yung sa gustong makamemorya ng Quran. Ang bagay na ito ay nakasalalay sa pagiging masigasig ng tao at katapatan ng kanyang niya, ng kanyang intensyon. Kaya ang trabaho ng puso ay hindi malalayo. Kaya kung mayroon siyang tapat na pagmamasigasig na magmemorya ng Quran, ay tiyak na padadaliin po ni Allah sa kanya ang pagmemorya. At mayroon pang mga bagay na makakatulong sa pagmemorya ng Quran. Katulad ng, una, ang paglalaan ng ayos na oras bawat araw na kung saan ay pupuntahan mo ang iyong guro sa Quran sa masjid. Alhamdulillah. At ngayon po ay marami na mga guro ng Quran. Walang komunidad, liban na lamang na mayroong guro ng Quran. At ito po ay kapatid, ay malaking
pagkakataon na wala po noon sa mga nakalipas na panahon. Kaya para sa kanya, ang mamili ng guro na pagsisikapang puntahan at magbasa ng Quran hanggang sa iyon ay mawakasan. Kabilang din sa mga katulong, ay kailangan damihan mo kapatid ang pagre-review at pag-uulit-ulit sa pagbabasa hanggang sa maisapuso mo na at mamemoryan. Ito ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa sinumang nagsisikap na magmemorya ng Quran, yung repetitions. Hindi pwedeng walang repetitions. Paano mo na-memorize ang Al-Fatiha? Sa repetitions. Kaya huwag kang papadala sa bulong ni Shaytan at sabihin mo, magsama ka na, huwag mo na ulit-ulit din, paulit-ulit ka lang dyan. Tama na yan. Kailangan lalabanan mo yun. Sabi nga ng karamihan sa mga guro namin sa university, kailangan din ang sarili pinagwersa sa paggawa ng isang pagsamba. Sa simula, medyo mapait. Pero pagka nasanay na ang iyong katawan, doon mo na malalasahan ang kanyang kasarapan. Isa din pong bagay na makakatulong ang pagsasagawa sa na-memorya. Opo, nasaan na tayo sa halimbawang pinakita ng mga salat na mga nauna sa atin? Sabi nila, Radwanullah alayhi jamian, noon kami pagka pupunta kay Rasul Sallam, 10 aya lamang ang aming kinukuha. At hindi kami kukuha ng bagong set na 10 aya, di ba na lamang na ito'y aming naisagawa at na-memorya na. So, 10-10. Subukan mo yung kapatid. Inshallah, makakita ka ng tawfiq mula kay Allah SWT. So, ang pagsasagawa sa na-memorya at nabasa, sabi ni Allah, A'udhu billahi min shaitan rajim, Wattakullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim. Surat Al-Baqarah, verse 182. Kanya pong sinabi, subhanahu wa ta'ala, Wattakullaha. At katakutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'allimukumullah, at kanya-kanyang tuturuan. Tuturuan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu bi kulli shay'in alim. At si Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya una, matakot tayo sa kanya. Paano tayo matakot sa kanya? Ano ibig sabihin ng takwa? Imtithal o amirihi, wajtinabu nawahi. Ang isagawa ang kanyang kautusan at layuan ang kanyang mga ipinagbabawal. At isa pa rin mga katulong sa pagmemorya, ay makahanap ka ng mabuting kasama. Napakahalaga nito mga kapsislam. Dahil hindi mahirap kung ikaw ay magsosolo sa pagmemorya. Ang mabuting kasama pwede imam. Kaya araw-arawin mo ngayon, halimbawa ang pagpunta sa kanya, halimbawa kung kaya mo kalahating pahinga ng Quran, ang iyong na-memorya, babasahin mo sa kanya. Dahil iba yung pinaparinig mo sa iyong kapatid, kasi ikaw lang sa sarili mo nakikinig. Ang pumamarang ating mga dalubasa ay kailanman hindi yung solo flight. Kailangan ipaparinig mo sa iyong imam, sa iyong guro, ang iyong na-memorya at doon matutuklasan mo na minsan nagagawa mong kasra ang fatha o kay tamma ang kasra. Magiging obvious yung mga kamalian natin at doon na itutuwid at napaghuhusayan ang ating pag-aaral at pag-memorya. So isang mabuting kasama, hindi yung kasamang naaakain ka sa paglalakwat siya at sasayangin ang iyong pera at mga oras. Mabuting kasama siya na may takot kay Allah SWT at pupursigin ka niya at pipilitin ka niya. Halika na, pag-aaral natin ito, memorize, pirecite mo sa akin yung na-memorize mo. Ito naman, recite ko sa inyo, na-memorize ko. Ganyan. Kaya lang, bihira na sa kanunang ito. Kaya kapatid, bakit hindi ka maging mabuting kasama? Kailangan natin ng mabuting kudwa. Ang kudwa, ibig sabihin huwaran. Alam natin ang ating tanging huwaran na si Muhammad SAW. Pero kung ating napapakinggan lang mga salita ng ating mga kagalang-galang na mga sheikh, ay hinihikayat nila, lalo na sa ating kapanahonan, hinihikayat nila mga tao na magsilbi kang huwaran. Siyempre, lalabanan mo ang bulong ni Shaytan, baka sabihin ay kayo pakitang tao, etc. Hindi, labanan mo. Kung nakikita mo na ipibiniya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan maghiwaran ka. Kailangan makita nila sa iyo ang sunna ni Muhammad SAW, makita sa iyo ng tao ang Islam. Kaya kailangan mo na mabuting kasama o partner. At isa pa rin magandang ingredient o sangkap para makatulong sa pagmemorya ay yung di pagmamadali. Sabi doon sa tanong, di ba, anong pinakamadaling pamaraan? Nung nabasa ko yung tanong, biglang pumasok sa aking isipan yung pag-negate doon. Kasi ang tao talaga, wakil kal insano, arjula, at ang tao nilikha, nagmamadali talaga. Pero sinabi ni Imam Shafi, kasama dun sa mga ingredients na
para makamtan mo ang kaalaman ay tulog zaman. Mahabang panahon. Huwag mong isipin na kailangan na 1 month tapos ang hindi. Mas maganda po yung binibigyan mo ng maraming panahon at ikay nagsisikap kaya hindi ka tuloy ngayon nagkakaroon ng parang pagkabigo. So yan ang dapat na ating malaman. Marami pa mga ibang mga payo mula sa ating mga dalbansa pero ito ang mga ilan sa mga yon. Ang susunod na tanong, ano po ang batas sa hindi mabigkas ng tama ang bot? Ngayon, bot. Walang bonin. Yan. Medyo mahirap ng letter yan. Bot. May mga nakapagsabi na pwede raw po na bot. Yung asarap at luhur. Kapag hindi mabigkas yung bot. At ang iba naman ay pwede daw ibigkasin na lang yung dal. Kung hindi mabigkas yung bot. Kaya pakipaliwanag po ang tama dito. Sagot, alhamdulillah. Kailangan sa hindi mabigkas ng maayos ang bod na magpatuloy sa pagsisikap na mabigkas iyon ng tamang pagbigkas. At kung di makayanan matapos magsikap ay mapapaumanhinan. Excuse. At bigkasin niya na lang sa abot ng kanyang kakayahan. Kaya hindi po iuuto sa kanya na bigkasin na either alin sa dalawa, va, o kaya ay dal, hindi. Sikapin mo na lang yung closest na makakayanan na iyong dila. Dahil sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. At hindi binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pabigat ang sarili, liban lamang ito ay kanyang kaya. At kanya rin sinabi, subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan ito at hindi nilagyan ng pabigat sa inyo dito sa din na ito, ang Islam ng Hajj. Kasi yung bagay na ikaw ay maniligit, mahihirapan, subhanallah. Sinagsalitan si Allah subhanahu wa ta'ala mismo. Kaya ikaw pagkagising na pagkising po lang sa umaga, sabihin mo yung dua, isipin mo na ikaw ay nasa mundo, ikaw ay nasa kulungan. So kung naihihanda mo palagi ang sarili mo, anumang pagsubok, gano'n ang kabigat ito, alam mo na hindi ibinibigay ni Allah SWT para pagbigat ang kanan. Kaya lahat ng susunod na pangyayari sa buhay mo, magiging malangang nasa iyo. Wallahu ta'ala alam. Ang susunod na may brother na nagbabasa ng Quran. Kapatid na nagbabasa ng Quran at nagkakamali sa pagbabasa. Nandito siya sa masjid at mayroong nagsasala sa kanyang tabi. Ngayon, sinita ng nagsasala ang nagbabasa habang nasa tashahud. Nasa tashahud na siya. Lahat na nakukuna. May kasalanan po ba iyong nagbabasa dahil nakakamali sa pagbabasa? Ating pangalawang tanong, ang sala ba ng sumita sa akin ay tama? Pakipaliwanag po ito kasama ang dalil o ebidensya. Alhamdulillah, sabi ng Sheikh, una po ay kung ang nagbabasa ay nagsisimula pa lang o beginner sa pag-aaral ng Quran ay maayos naman. At maayos naman ang kamalian sa pagbigkas ay wala pong sala dito. Bagkos ay mayroon siyang gantimpala sa sinabi po ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma safaratil kiramil bara. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa alayhi syaq lahu ajran." Rawahu Bukhari Muslim. Siya na nagbabasa ng Quran at meron siyang paghihirap sa pagbabasa nito, pero talagang sinisikap niya at siya ay seryoso. At ginagawa niya ito para lamang kay Allah, kahit na siya ay nagkakamali at nahihirapan, lahu ajran, dalawa pa ang kanyang gantimpala. Kaya subhanallah kapatid, bakit hindi natin pakinabangan ang hadith na yan at huwag tayong padadala at pabibigo sa bulong ng shaytan ng mali ng nakalaban. Pangalawa po ay doon sa nagsita, nag-correct habang nasa sala, siya ay nagkamali sa kanyang ginawa. At siya ay excuse naman dahil sa kawalan ng kaalaman doon sa maling gawain na yon. Sa nagawa at ang kanyang sala ay tama. Wabillahi tawfiq. Tanong, ano po ang batas ng pagsasala sa likuran ng imam na nagkakamali sa pagbabasa sa Quran? Sagot, alhamdulillah, kung ang pagkakamali niya sa pagbigkas ay hindi nababago ang kahulugan
anong uri ng ano to? Pagkakamay sa pagbabasa? Khatib. Lahnun jadi o lahnun? Khatib. Azanin ng isa. Okay. So kung ang pagkakamali niya sa pagbigkas ay hindi nababangko ang kahulugan, ay walang kaso. Maring dapat pahabain sa mga ginawa niya ng tubig, sa mga iwal out. Ang magsala sa likuran niya. So walang kaso kung yung pagkakamali ay hindi nababangko ang kahulugan. Tulad ng gawing fatha o dhamma ang rok. Doon sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, siya ay kasra, diba? I. Rabbi, Rabbil Alamin. Kung gawin niya Rabbul Alamin, nabago ba yung kahulugan? Hindi. Kung gawin niya Rabbul Alamin, nabago ba yung kahulugan? Hindi rin. So doon, okay lang yun. Pwede yung magsasalikuran niya. Ngunit kapag nababago ang kahulugan, ay hindi magsasala sa likuran niya. Kung hindi, nakinabang. Halimbawa, ay gawin kasra, sa iyaka na abudu, o kaya ay gawing dhamma doon sa an'amta. Iyaka na abudu, o sabi niya, iyaki na abudu, waliyadu billah, ki naging muannat, babae. At hindi yun ang nasa palang. So hindi po pwede yun. O kaya naman, gawin niyang dhamma o kasra yung an'amta, yung ta doon sa lahat ng an'amta. Pag sinabi mong ta, ikaw o Allah, an'amta ang biniya niya sa amin. Pero kung gagawin mo an'amtu, ano nangyari? Ikaw na. Naging mutakallim na. Sirat al-ladhina an'amtu alayhim. Kasi biminiling mo, gabay mo sa daanan na ako ang nagbigay ng biyaya sa kanila. La hawla wala quwwata illa billah. Tingnan niyo kung gano'ng kahalaga ang Arabic. O kaya an'amti. Parang doon sa iya, kinaring babae. Gaya ng original ay mutakaw. Kung tanggapin niya nung imam na yon ang mag-aral at pinag-usayan niya ang pagbabasa, tama ang sala. Ang dapat sa lahat ng kalagayan ng Muslim ay turuan ang kanyang kapatid sa sala. At sa labas nito, dahil ang Muslim ay kapatid ng Muslim. Yan sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinapayuhan niya ang kanyang kapatid kapag nagkakamali at tinuturuan niya siya kung walang kaalaman. Tanong, may mga diary po, mga diaryo, na nakasulat ang Bismillahirrahmanirrahim. Kung ito inyong papansin. At yun ay po ay itinatapon sa mga kalsada. At ang iba naman ay ginagamit na panlinis. Ano po ba ang batas dito? Alhamdulillah. Sagot ng Sheikh. Ang pagsulat ng Bismillahirrahmanirrahim sa simula ng mga Islamic books o mga sulat ay maka-Islamic kung pamamaraan. Ito po ay ipinakita sa atin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at pinatuloy. Pinagpatuloy ng mga sahaba at maging hanggang sa ngayon ay sinasagawa pa rin, alhamdulillah. Ang pagdadakila doon, yung sa Bismillahirrahmanirrahim at pagmamalasakit ay wajib. Obligasyon at ang maliitin iyon ay haram at may kasalanan sa sino mang mamaliitin iyon dahil iyon po ay aya mula sa salita ni Allah SWT, ang Quran. At di pinapayagan ang kahit sino na gamitin iyon na panglinis o pambalot at gayon din ang pagbabawal sa pagtapon nito sa basurahan o mga maraming lugar. Wabillahi taufiq. So kailangan pag-ingatan nyo. Minsan inilalatag yung pansapin. Kailan nyo kung meron ba doon? Bismillahirrahmanirrahim. Maaari po bang sunugin ang mga newspapers after nabasahin itong magandang kaalaman? Maaari po bang sunugin ang mga newspapers after nabasahin? Pwede rin po ba na sunugin ang Quran na pira-piraso na nakikita sa kalsada? Sagot, alhamdulillah, opo at maaaring sunugin ang dyaryo para proteksyon na marahil ay may mga ayat. Hindi natin lang mga nagbigat na banggit yung mga interview nila ng mga ayat o mga mula sa Quran at sa loob nito o hadith na dapat na igalang. At pwede rin pong sunugin ang mga pahina ng Quran na nakikita sa daanan para maiwasan na ito'y babuyin. O kaya ay maaari mong maproteksyon na iyon mula sa pambabasto sa pamamagitan ng paglibing niyon sa magandang lupa. So kung di mo susunugin ay pwede mo siyang ilibin sa magandang lupa. Wabillahi taufiq. Meron tayong mga data surrender sa alam mo kaya
descanso. Maganda yun, nasa high tech, ano? Pwede naman tanong, pero ang ipapayo ko sa ganyan, wala ko alam, ay mas mabuti na lang na either sulugin o kaya editing para walang bakas na nakikita. Yes, right nung kami sa university, meron talaga nakasulat na box para dun sa mga notes, papers, everything na meron ko, na hindi mo na kailangan doon itapon. Probably light of it. May isa sa amin na inilalagay ang Quran sa kanyang bulsa at maaaring na ipapasok niya iyon sa loob ng kubeta. Ano po bang batas dito? Sagot, alhamdulillah, ang pagdala ng Quran sa bulsa ay pinahihintulutan po at hindi pwede sa isang papasok ng kubeta na ipasokin ng Quran. Bagkos ilalagay niya ang Quran sa maayos at malinis na lugar bilang paggalang sa Quran. Subalit sa pagkakataon siya, ay natatakot na nakawin ng iba. Kung iiwanan niya sa labas, ay maaari niyang ipasok basta sa emergency case lang po. Kaya sa akin nun, samakta ako, nilay ko dun sa labas at pabalik ko wala na. Tapos nakita ko itong fatwa, ako pwede pala, alhamdulillah. Okay? Ngayon, kung meron ka namang kasama, pakawak muna sa kasama mo. Yan. At maaari si Kapaming Way na hindi mo siya mapapasok. Kung wala na talaga, gipit na gipit ka, yan ang binigay sa iyo ng ating mga dalubhasa. Alhamdulillah. Balong, alhamdulillah at maraming pagbabasa ng Quran ng aking ginagawa. At kung nakapasok na po ako ng kubeta at sa walang malay, kung inaalala sa aking sarili ang mga ayat na nananatili sa isipan, ano po ang batas dito? So itong kapatid ay marami siyang beses kung magbasa ng Quran. Kung nakapasok siya ng kubeta, hindi niya namamalayan na siya sa kanya sarili, inaalala niya yung mga Quran, yung ayat na kanya nababasa, palagian. Ano po ba ang batas dito? Saan siya nasa loob ng kubeta? Sabi ng Sheikh, alhamdulillah na nasabi po ng ating mga dalubhasa, rahimahumullah, na hindi pwede sa tao ang basahin ng Quran at siya ay nagsasagawa ng kanyang pangailangan sa loob ng kubeta. So kahit na ikaw ay hafid ng pagmemorya o marami na memorya, kailangan i-disiplina sa ibig. Dahil sa ganyang gawain ay may pagmamali sa Quran. Opo, sa loob ko ng kubeta. Yan ba yung pagbigkas? Kahit sa isipan. Sa isipan o pagbigkas sa hindi dapat gagawin. Sikapin mong i-disiplina sa iyong sarili na sa oras ng pagpunta mo sa kubeta ay alisto ka at kalabanin ang mga masamang bulok para hindi ka magbasa ng anumang aya sa loob ng kubeta. Wallahu ta'ala alam. Tanong, maaari po bang magsabit ng aya mula sa Quran o mga dua mula sa sunnah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pader ng bahay? Sagot, alhamdulillah, ang pagsabit o paglagay ng mga aya mula sa Quran o dua mula sa sunnah sa pader ng bahay ay hindi ginawa ng mga nauna sa atin, ng mga salaf. Bagkos kanilang isinasaulo at isinasagawa iyon. Hindi yung nga, malagay ko nga dito yan para pa ikaw naalala. At matindi ang kanilang paggalang sa Quran. Bakit hindi matindi? Wala tayong makita sa mga salaysay na inilagay ni Imam Dhahabi sa 36 volumes niya. Na itong si Arimbawa, Omar, o sino mga sahaba, o kaya mga tabiin na kanilang pinapractice noon, nagsasabit sila ng karatula o poster na nandun ang ayah o dua. So matindi ang kanilang paggalang sa Quran at kanilang isinusulat sa mga libro ang mga kaalaman. Ito po ay hindi pwede, lalo na po ang mga ayat mula sa Quran dahil maaaring mailagay iyon sa pagmamaliit at di paggalang. Oo nga, minsan, imbitahin ka tapos, nandiyan ang ayat nakalagay sa opisina, may ayat na sisigalin yun, mga tao, yun, pagpapakita yun ang di paggalang sa Quran. Tapos nandun pa yung nakalagay, ayatul kursi o surat al-ikhlas. Ayat na nakakwadra. Tapos ba yung nakalagay na gano'n, galing din? Ito po, pinag-usapan natin. Makinggan natin. So, ito hindi pwede. Lalo na sa mga ayaw mula sa Quran. Dahil maaaring mailagay yun sa pagmamalit at paggalang, maaaring mahulog sa pagkasabi at tuloy na marumihan at malitin. At kadalasan ay ginagawa yun para dekorasyon. At ang iba ay sinusulat ang mga aya na may anyo. Ito talaga, nakakita ko. May anyo na di pinapayakan kagaya ng anyo ng ibon. Nandun yung aya o sura.
anyo ng tao ay nakatasyahod o anumang hayop o kaya po ay sa inyo ng electric lamp o kandila. Ito yung nakita ng chef. At ang iba naman ay hindi na mabasa ang nakasulat na parang naka-embose. Naka-embose pa na patunay lamang ng layunin dito ay i-display, i-decorate ang magandang arte sa pagsusulat. Ang lahat na ito ay paglalaro at hindi pwedeng laruin ang Quran. Dapat inayong yung Quran mula sa mga gawain iyan. Wallahu ta'ala alam. Maaari po bang magdala ng Quran sa mga bansang kupar? Sagot, alhamdulillah, ang pagdala ng Muslim sa Quran sa mga bansang kupar, bawi ka, magdala ka ng Quran sa bansang kupar, ay pwede, ayon sa isang grupo ng mga ulama, mga dalukasa, at sinabi naman ang ibang grupo ay bawal dahil sa ipinagbawal ito ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa pangangamba na babastusin at babaguhin ng mga kupar. An Ibn Umar radiallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yusafira bil Quran ila ardil adu, Rawahu al-Bukhari. Kasalaysay po na ito, sinabi ni Ibn Umar radiallahu anhu na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawal niya na maglakbay ang isa na dala-dala niya ang Quran sa lupa ng mga kalaban. At sa salaysay naman ni Muslim, rahmahullah, makakatan ay yanaluhul adu, sa pangangamba na ito ay makuha ng mga kalaban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tusafiru bil Quran fa inni la amanu an yanaluhul adu. Huwag kayo maglalakbay, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, huwag kayo maglalakbay na dala-dala niyo ang Quran at pupunta kayo sa kalupaan ng mga kupar dahil nangangamba ako na walang kapayapaan at na yaon ay makukuha ng mga kalaban. Pag nakuha nila, alam natin na ito na profesyonel. Kahit na mawala, kaya lang yung di paggalan doon sa libro na yun. Yun ang aking gustong pangalagaan. Sa mga nasabi na pwede, ano, pwedeng daling ng Quran, ay sa layunin, ipapahayag sa mga tao, ika'y magdadao, mag-imbita, at pagtatalaga ng ebidensya at batayan laban sa kanila. At ito po ang mas mahusay na kasagutan dyan, sapagkat makukuha ang kabutihan at maiiwasan ang kasamaan na pinangambahan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Susunod na katanungan, may mga nagbebenta ng mga posters para sa pader at nakasulat doon ang Ayatul Kursi, isinasabit sa kwarto bilang respeto at pagmamalaki sa Quran. At ang ganitong mga posters po ba ay haram na ibenta sa palengke at pati ang mga export nito sa kingdom? Sagot, alhamdulillah, ang Quran ay ipinadala para maging hudya, batayan, ebidensya sa lahat ng daigdig. At iyon ay pamamaraan ng buhay. Yung Quran, pamamaraan ng buhay para sa lahat ng mga Muslim. Kanilang pinapayagan ang halal at pinagbabawal ang haram. At isinasagawa nila ang pagbabatas niyon at sila naniniwala sa mga aya sa Quran. At isinasaulo nila iyon sa kanilang dibdib at isinusulat sa mga susulatan para kung kailangan nilang babalikan. Yan po ang pangunawa ng mga nauna sa atin. Samantala, ang mga lumabas na sa panahong hinaharap tulad ng pag-ukit o pagsulat ng ilang mga aya sa posters o tela na may maraming dekorasyon at ito isinasabit sa kwarto o kahit sa kotse, iyan po ay hindi ginawa ng salaf. Bakos maaaring magdulot pa ito ng nakahihigit na kasamaan kaysa sa talagang nasa sumulat o gumawa. Karapat dapat lamang sa Muslim ang iwanan ng mga bagay na iyan at layuan ang makitungo sa bagay na iyan. Gayunpaman ay ang orihinal na batas dito ay halal. Ibig sabihin, doon sa panunang ating kapatid, hindi haram. Kasi walang haram na ebidensya eh. That is statement o batayan. So ang original ito, ang kinataang kagandahan ng usulul fiqh. Kasi iba yung fiqh, yung pauna sa jurisprudence, iba yung foundation sa usulul fiqh. So original na batas dito, halal. Ngunit, may pangangamba na marahil marami ang gagamit niyon. Kagaya nangyayari sa kasalukuyan at napapabayaan tuloy ng mga tao ang tunay na layunin ng Quran. Wabillahi tawfiq. Huling katanungan, pwede po bang magpadala ng mga Quran sa bayan ng kupar gayong ito po ay pinagbawal ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam? Sagot, alhamdulillah, kung ang padadalhan mo ay Muslim, ay walang kaso na ipadala iyon sa Arab country o hindi man Arab country. At ang mahalaga ay hindi iyon makasakamay sa mga kupar. Liban lang kung ang bayan na kinalalagyan ng pagpapadalhan mo ay may gera at hindi masisiguro ang pagkapayapa ng Quran na makukuha
na makukuha mula sa kamay mong tatanggap ng Quran. Dito po ay pinagbabawal ang pagpapadala ng Quran bilang pagsasagawa ng hadith kanina ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o billahi tawfiq. So yan mga kaislam, ilan sa mga kaalaman na inshallah nagbigay sa atin ng pakinabang upang mapagyaman natin at napatusayan ang paggalang sa Quran. Kinakailangan sa isang Muslim na pagsikapan niya ito at ituro niya sa kanyang kapwa upang sa ganun ay dumami ang kanyang hasanat at gantimpala. Hinihiling po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y ibilang doon sa mga isinaad ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'al kiram safaratil barra o kamakara sallallahu alaihi wasallam. Yung pinaghuhusayan o yung mahusay sa Quran sa pagbabasa nito, sa pagkasagawa ng nasa loob nito at anumang aspeto ay isinasama, ipinapantay kanino sa mga malaika, sa mga anghel. Kirami sa parilbarwa. Yan ang ibig sabihin sa hadith na ito. So, hinihiling po natin kaya sumatara na tayo'y makabilang sa mga makakapunta sa antas na yan. Subhanakallah wa bihamdika wa nashhadu la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid lang, gusto niyo po bang mag-advertise sa Monday? Pero pati kong Monday lessons, wala. Meron. Ay, sa babae. Sa masjid. Okay. So, inyayahan po kayo muli sa Sabado. Dun sa masjid ay Abdullah ibn Abbas para sa isang namang paksa. Meron kayong mga suggestions? Isa pa sa pag-target ng pag-target ng mga Quran sa tablet, paano po yung nasa masjid ng problema ko yun o ibawan ito? Yung nasa masjid na nakikita natin, kaya sinabi ng ating mga ulama, alhamdulillah, malinaw, hindi naman haram. Kaya lang, ang mas mahusay ay ito ay layuan. Kaya lang, iniupit na. Ito ay mga bakas na lamang nauna sa atin. Kaya lang, it will take a strong sultan, yung malakas ang iman na pinuno o hari sa case ng bansang ito para ipawipe off yun, which is possible. Dahil sasang-ayunan siya lahat ng mga dalubhasa, inshallah, kung yun ang kanyang babalaki. Gayun pa man, huwag tayong mabibigo sa pagkakaroon nito dahil kabilang naman yan sa palatandaan ng pagdating ng huling oras na mga masjid ay pinapagara, pinagkakaabalahan ng mga tao. Sabihin mo yung mga inuukot yan, siguro kung yung libu-libong binabayad yun, ibinigay sa mga duat natin o sa mga hirap natin mga kapatid, ay laki pang pakinabang. Doon lang sa airport kung napalit ako, nakita kong parang meron sila ginagawang magandang fountain doon, sabi ko sa harap pa. Ito kaya itinilingan na lang ng ganito ganyan, binigay sa ganito ganyan. Laking kuha pa ng umma. Kalikra sa masjid, yes, raw. Kaya kung kayo, inshallah, papatay na masjid, kapatid, gawin nyo lang yung simple, dahil nyo na, sunna, inshallah. Kaya nga pala, yung ating katanungan last time sa mga kapatid, dito, tungkol sa kapatid na nagpagtalik sa kanyang asawa at tapos sa pangyayaring ginagawa nila yaon ay binat ng babae, wala silang tala sa bagay na yan. Sila ay yan siya maghuminto sa pagkagawa na yon at maglinis at wala silang tala. Ngayon naman, kapag nagsiping tapos akala ng babae, tapos na ang kanyang regla ay tapos nung sila ay nagsiping, ngayon meron pang mga spots na lumabas, sinabi ni Chef Marwan ng Qadri, wala din kaso sa kanila, huminto at tiyakin kung meron pang bakas dun sa babae o wala na. Kaya kung wala na, pwede na silang magsipi at kung meron pa, malalaman din nila yun. Wala ko sa alam. Ano ang batas sa imam sa haba ng hasala, nagsimula sa Bismillah, binibigyan ang malakas sa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ito po ay po pwede rin. Dahil ginamakita natin sa sunnah na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinasa din niyang malakas ang Bismillahirrahmanirrahim. So,
sa ibang mga Arab countries, mga pakinggan nyo na binabasa nila ito. Like sa Morocco, Sudan, Egypt. Ano ang batas kung sa pagsulat na ito, kamag-anak na di Muslim na may layunin ng pagdawat, sinisunulan niya ang Bismillah ng Al-Rahim. Isulat mo na lang ito sa letters, Latin letters. At magandang gawin ito dahil katulad ng ating napakinggan, yan ang ginawa ni Rasul sa salam na pinadala niya kanino sa mga kupa, mga hari pa yaon. At sinimulan niya ng Bismillah ng Al-Rahim. So, pwede po natin gawin yan para pagdadawa. At karagtagan pala, mayroon ng mga Quran na fully in English available, no? By Darussalam. So, kung meron kayong isang non-Muslim na gustong abutan, yun po ang inyong ibibigay sa kanila. Wala yung Arabic ng Quran. Ano ang batas ng pagsasabit ng mga kwadro na may aya ng Quran sa loob ng library, museum na layo nito ang ipakita ang history ng Islam o Muslim heritage? Kung yun ay museum, sana wala kang nakikita ang masama dahil yun ay mga relics na kanilang natipon. Pero kung halimbawa sa library o kaya sa mga bahay o anumang offices yun, naging malinaw naman alhamdulillah sa ating mga napag-aralan na ito ay di ka nais-nais, mas mahusay na yun ay layuan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu salam ala nabiyan Muhammad. Pagtungo na po tayo sa nasib. Salam alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful الحمد لله رب العالمين Praise be to Allah, Lord of the Worlds الرحمن الرحيم The Beneficent, the Merciful مالك يوم الدين Owner of the Day of Judgment إياك نعبد وإياك نستعين Thee alone we ask for help اهدنا الصراط المستقيم Show us the straight path صراط الذين أنعمت عليهم The path of those whom thou hast favored. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم This is the scripture whereof there's no doubt a guidance unto those who ward off evil الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Who believe in the unseen and establish worship, and spend of that we have bestowed upon them. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ And who believe in that which is revealed unto thee, Muhammad, and that which was revealed before thee, and are certain of the hereafter. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون These depend on guidance from their Lord. These are the successful. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون As for the disbelievers, whether thou warn them or thou warn them not, it is all one for them. They believe not. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there's a covering. Theirs will be an awful doom. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. And of mankind are some who say, We believe in Allah and the last day, when they believe. They think to beguile Allah and those who believe, and they beguile none save themselves, but they perceive not. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون In their hearts is a disease, and Allah increaseth their disease. A painful doom is theirs, because they lie. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ And when it is said unto them, Make not mischief in the earth, they say, We are peacemakers only. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Are not they indeed the mischief makers? ولكن لا يعلمون Not. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Allah himself doth mock them, leaving them to wander blindly on in their contumacy. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. These are they who purchase error at the price of guidance, so their commerce doth not. Their likeness is as the likeness of one who kindleth fire, and when it sheddeth its light around him, Allah taketh away their light and leaveth them in darkness where they cannot see. Deaf, dumb, and blind, and they return not. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Or like a rainstorm from the sky wherein is darkness, thunder and the flash of lightning. They thrust their fingers in their ears by reason of thunder claps for fear of death. Allah encompasseth the disbelievers in His guidance. يكاد البرق يخطف أبصار. The lightning almost snatched away their sight from them. As often as a flash of thought for them, they walk therein, and when it darkeneth against them, they stand still. If Allah willed, He could destroy their hearing and their sight. Lo, Allah is... O mankind, worship your Lord, who hath created you and those before you, so that ye may ward off evil. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Have appointed the earth a resting place for you, and the sky a canopy, and causeth water to pour down from the sky, thereby producing fruits as food for you. And do not set up rivals to Allah when you know better. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. They abide. إن الله لا يستحي.
الفاسقين لو الله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Who created for you all that is in the earth, then turned he to the heaven and fashioned it as seven heavens, and he is knower of all things. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين And he taught Adam all the names, then showed them to the angels, saying, Inform me of the names of these if ye are truthful. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ They said, The wise. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Then Adam received from his Lord words of revelation and he relented toward him. Lo, he is the relenting,
the merciful. يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. We said, go down all of you from hence, but verily there cometh unto you from me a guidance, and whoso followeth my guidance, there shall no fear come upon them, neither shall they grieve. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. But they who disbelieve and deny our revelations, such are rightful owners of وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الباطن وتكتم الحق وأنتم تعلمون. Confound not truth with falsehood, nor knowingly conceal the truth. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Establish worship, pay the poor due, and bow your heads with those who bow in worship. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Seek help in patience and prayer, and truly it is hard save for the humble-minded. Who know that they will have to meet their Lord, and that unto Him they are returning. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. O children of Israel, remember my favor wherewith I favored you and how I preferred you to all creatures. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Will they be helped? وإذ نجينا البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
And when Moses said unto his people, O my people, lo, he is the relenting, the merciful. O Moses, we will not believe in thee till we see Allah plainly. And even while he gazed, the lightning seized you. Then we revived you after your extinction, that ye might give thanks. You and sent down on you the manna and the quails, saying, eat of the good things wherewith we have provided you. We wronged them not, but they did. For the right doers. لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين making mischief in the earth. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا And when ye said, transgression.
عليهم ولا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة And we made it an example to their own and to succeeding generations and an admonition to the God-fearing. He said, pray for us. ربك يبين لنا